Bigla kami sa reto. Nakuha nila si Martin. Sarneto! Doon sila nagdaan sa gilid ng gulod. Saan kaya tayo lulusot ito? May nakakaalam ba sa inyo? Pare-pareho lang tayo dito garito, Martin. Pero basta dito lang tayo dumaan kung saan sumisikat ang araw. Tumawag na kami sa Maynila. Pinagbigay alam na namin kay Mayor ang nangyari. Darating na raw siya. Good. Pascual, Ponce, you take care of the bodies. Yes, sir. Sige, buhatin niyo na. Hanggang dyan lang kayo. Ibaba ninyo ang inyong mga baril. Sundin ninyo ang sinasabi ko. Dahil sa hindi na kayo makakalabas dito. Ligaw na kayo! At wala na kayo mapupuntahan kundi magpaikot-ikot na lang! Huli niyo ng pagkakataon ito! Ibaba ninyo ang inyong mga baril! Sarento! Huwag ka na magpaputok! Suko na ako! Sa mga sandaling ito, nadarama ko na walang salitang maaaring makapagpalubag ng loob sa pagyao ng ating mga kasamahan. Ngunit inaasahan ko ang kanilang kagitingan ay magsisilbing inspirasyon upang pag-ibayuhin ang katapatan natin sa sinumpaang tungkulin. Sa ganitong pagkakataon natin, lubos na nasubukan ang kanilang katatagan sa harap ng pangalan. Kaya bilang mga bayani ng bayan, ihandog natin sa kanila ang ating lubos na pasasalamat. Sundan natin ang kanilang magandang halimbawa tungo sa tunay na kabayanihan. Sa mga naulila at mahal sa buhay ng mga yumao, ibig kong gunitay nila na ang kanilang kamatayan ay hindi maaaring mawala ng kabuluhan. Sila'y nagpakabayani. Ibinuwis nila kanilang buhay nang tayong mga naiwan nila ang magtamasa ng katahimikan at kapayapaan. Alam mo, Delphine, ayoko nang maranasan yung dinanas kong isang araw. Wala man lang makapagsabi kung saan ka pumunta. Kaya kung ano-ano tuloy pumasok sa ulo ko, kung napaano ka na, kung magkikita pa tayo o hindi na. Hanggang ngayon nga, dinadala ko pa yun eh. Bakit naman yun ang iisipin mo? Total, hindi na maulit yung mga ganong pangyayari.
Anong malay natin? At habang nasa serbisyo ka, laging gagambala sa akin na ikaw ay masusubo uli sa panganib. Kung wala ka, o hindi kita nakikita, di hindi ako matatahimik. Yan ang napili kong hanap buhay, Marina. Sana maintindihan mo ko. Hindi ko sana gustong pag-isipin ka pa. Alam ko kung gaano kalaga sa iyong tungkulin mo. Yan ang buhay mo eh. Kaya lang, hindi mo maialis sa akin na mag-alala. Hindi ka dapat mag-alala. Tahimik na ngayon ang lahat. Tama lang na alalahanin kita dahil sa ikaw ang magiging asawa ko. At sa ayaw at sa gusto mo, laging kanya naisipin ko. Oo nga pala, pinasasabi sa'yo ng nanay na nagpasabi na siya kay Aling Sabel para maging ninang natin. Payag ka ba? Sa kanya naman natin pinaubaya ang mga bagay na yan. E tayo, anong malay natin dyan? Sina Celia, ang mga pinsan mo, napagsabihan mo na ba? Ay naku, alam mo bang mas natataranta pa sila kaysa sa'kin? Parang sila ay kakasal eh. Nung isang araw pa nga yari yung mga damit nila. Eh, magiging ninong natin, sino? Si Colonel. Isa na lang ang problema. Anong problema? Hinihiling kasi ng tatay na kung maari daw, doon muna tayo tumira sa kanila. Hindi malaking problema yan. Saka wala namang problema hindi nalulutas pagdating ng araw. Delphine, wala tayong hindi pagkakasunduan. Dahil sa mahal kita. Mahal na mahal kita, Delphine. Need our assistance? Don't hesitate to call on us. It is our duty and responsibility to help you. Maraming salamat, Colonel. Inumpisa mo ito. Tatapusin ko. Sa simbahan. Baka magbago pa isip ko eh. Hindi pa matuloy ang kasal. Thank you.
Nandiyan ba? Nandiyan na. Sayang, hindi kanya pakikinabangan. Bakit niyo ako ginaganito? May nagawa ba kaming kasalanan sa inyo? Ano kasalanan ng aking itay? Ano ba nagawa niya para patayin niyo siya? Wala. Kayo, wala. Kung ganun, bakit? Bakit? Dahil sa isang taong malapit sa'yo. At dahil sa taong yan, ang isa'y naharap sa bitay. Hampas sa kabayo, latay sa kalabaw. May dalaw ka. Pasyal ka, Sarento. Huwag mo sabihin na parito ka para kumustahin ako at pakipagkwentuhan. Alam mo kung bakit ako pumarito? Ginawa mo pa akong manghuhula, Sarento eh. Anong malay ko kung anong nasa utak mo? Ang mabuti pa sabihin mo kung anong kailangan mo nang hindi mo inaksaya ang panahon ko. Huwag ka na magkunwari. Alam kong kasangkot ka sa nangyari nung araw ng kasal ko. Ako? Anong kinalaman ko sa kasal mo? Hindi ba nakakulong ako? Paano ako masasangkot sa nangyari? Lahat ng mga pangyayari ay buhat sa'yo. Pinatatawa mo ako, Sarento. Para kang nangangapa sa dilim. Pagpalagay na natin, ha? Kasangkot nga ako sa nangyari. Pero hindi ko inamin, ha? Palagay lang. Paano mo ako maiugnay sa mga bagay na yan? May ebidensya ka ba? Alam kong sukdulan ng galit mo sa akin. At kung maaari, mapatay mo ko. Pero hindi mo na kailangan itami pang iba na walang kinalaman sa ating dalawa. Sarento. Sarento. Ang mabuti pa, umanap ka na ibang maimbestigahan. Dahil sa akin, wala kang mapapala. Hindi pa tayo tapos, Martin. Eh, naibok na yan eh. Kung hindi nga lang ba naibok yan eh, mabuti pa kaya sa piskal mo na lang lakarin yan. Baka masabit pa ako dyan eh. Mang Joey. Ano ka ba naman, Tukloy? Sunod ka na sunod sa akin. Mag-iisang buwan na ako hindi nakakabayad ng utang eh. Alam mo, Tukloy, bagong panganak ang asawa ko at napakalaki ng nagastos ko. Anong kinalaman ko naman ho doon? Pinahirapan nyo naman ako eh. Oo nga naman, Joey. Ano namang kinalaman ng bata sa panganak na asawa mo? Pwede ba? Huwag kang makialam dito, boy. Woo! Basta magbayad ka, Joey. Huwag mo intindihin nyo si boy. Hayaan mo, sa susunod na sweldo, babayaran kita. May dagdag? Oo, may dagdag. Pangako, ah. Pangako yun. Nasa loob ba si Major? Oo, may kausap. Sandaling makita natin kung kanino ang mga fingerprints na ito. Malalaman na natin kung saan tayo magsisimula. Alam mo naman na libo-libo mga prints dito sa atin Records Division. Yan ay bukod pa sa NBI. Kaya,
Matatagalan tayo ng konti. Salamat po, Major. Ito si Sargento Clavio. He will give you all the necessary assistance and cooperation. Clavio. Siya nga pala. Saan ka tumutuloy dito sa Maynila? Kailangan malaman ko yan. Para kung sakaling kailangan ka, alam namin kung saan ka pupuntahan. Sa ngayon, sir, wala po. Clavio, tulungan mo si Sargento Prado. Kahit na isang kwarto man lamang. Wala ka bang alam? Ako, sir, wala. Pero si Tukloy, tsaka kung maraming nalalaman yun. Gomez, sir, tawagin si Tukloy. Reporting for duty, sir. Sir, saan yun nyo? Oh, salamat, ha? Tukloy, siya si Sargento Prado. Sargento. Tukloy. Tukloy, meron ka bang alam na kwartong paupahan? Opo, dun po sa amin, kay Kanato, marami pong paupahan bahay dun eh. Ah, pwede mo samahan si Sargento Prado. Opo, Sargento, sasamahan ko po kayo. Sige, Tukloy. Samahan mo na rin sila. Yes, sir. Major, maraming salamat po uli. Walang anuman. Tukloy, dinadaan mo ba yung pinapuntahan ko sa'yo? Hindi, sinumahan ko si Sargento eh. Kung ano, inaskaso mo eh. Kanato, si Sargento. Kamusta ko kayo, Kanato? Si Chumentong. Mang Mentong. Tukloy, ako ba hindi mo pakikilala kay Sargento? Sargento, Cynthia. Hostess po yan. Cynthia. O ayan nga pala ang maipaglilingkod ko. Kailangan niya pong matitiran. Matitiran? Ah, marami ako niyan. Merong malaki, may maliit, may katamtaman lang. Ano ba ang gusto mo? Kahit kwarto lang. Kwarto? Ah, teka. Kakagaya ka nila, Aling Pinang. Pero kasama ng tubig at saka ilaw, ha? Ah, ganun ba? Paklawan pala ang gusto mo, eh. Eh, sino ba ang titira? Ikaw ba o si... O, hindi na bale. Ayun na, Sargento. Samahan ko kayo. Mag-iisang taon na ako nagtitinda ng sigarilyo at saka sandwich sa headquarters. Kaya lahat ang pulis, kilala ko. Pati si Major Guerrero, kaibigan ko yun. Nakita ko nga eh. Sargento, saan prosinto kayo? Pulis probinsya ako, Tukloy. Pulis probinsya? Ah, anong ginagawa nyo naman dito sa Maynila? May kailangan lang ako kay Major Guerrero. Tukloy! 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 Si Cynthia, nandirito kami sa kusina! Sargento, mapo ka na lang. Ang lakas talaga ng pangamoy mo. Hoy, si Aling Tina yan sa Jackfruit ito, baka kala mo. Abot pong ipinggan. Doon din pala tuloy mo eh. Eh, Sargento, anong pangalan mo? Hindi naman siguro tamang tawagin kitang Sargento ngayon. Magkapitbahay na tayo. Ako si Delphine, Delphine Prado. Ah, Tukloy, ikaw ba nagluto nito? Oo. Abot pong kutsara, tinidor? Alam mo, Delphine, maasahan mo talaga yung bata yan eh. Bukod sa masipag maghanap buhay, lahat ng gawain sa bahay, alam pa niya. At bukod sa lahat, masarap siya magluto. Nang bola ka na naman! Yung ako, Delphine, kung wala kang ginagawa, at nalulukos ka sa gabi, puntahan mo naman ako sa pagkatrabahoan ko. Alam naman ang Tukloy kung saan ako nagkatrabaho eh. Mahilig ka ba sa lagyugan? Hindi mahilig si Sargento sa sayawan. Ba't ka ba sabat ng sabat? Hindi naman kita kinakausap. Hindi ka ba marunong sumayaw? Akong bahala sa'yo, tuturuan kita. Pag ako nagturo sa'yo, madali kang matututo. Napakasarap talaga magluto itong batang to. Alam mo, pag ganito ng ganito luto mo, madadalas ang kain ko rito. Nuebe ka na! Hihirit ka pa! Baka mabokya ka patuloy. Delphine! 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 Delphine, halika! Punta tayo kay Lisensya! O, bakit? May nangyari sa kanya! O, ba't anong nangyari? Halika, bilis! Ayan, tingnan mo! Binugbog na naman yan eh! Hindi totoo yun. Naumpog lang ako sa pinagtatrabahoan ko. Luman joke na yan! Delphine!
Binugbog ka na naman ni Tony! Tagadal mo. Totoo naman ah! Sinong Tony? Yun na nililigaw sa kanya. Ganun yung paglasing. Basta hindi sumama sa sincha, bugbog sarado siya. Eh, huwag mong pansinin si Tuknoy. Eh, hindi niya kasi alam ang sinasabi niya eh. Don't tell a lie! Nung isang buwan nga eh, nagpa-doktor pa siya eh. Paano kasi pasapasa ang katawan? Tuknoy, ano ka ba? Totoo ba yung Cynthia? Huwag mo nang pansinin yun. Talaga yung Tony na yun eh. Matagal ko na siyang kinalasan, pero balik pa rin siya nang balik sa akin. Alam mo bang, tatlong beses na ako lumipat ang trabaho. Ba't hindi mo ireklamo yan sa presinto? Wala rin naman mangyayari eh. Ilang araw lang eh, piyansado na naman siya. Tandaan mo, mister. Huwag mo iiwanan yan nang walang karga. Pagkagising, hindi ang mukha kita ka dati. Baka hindi sumagal, maging suga pa yan. Hindi mo pakikinabangan ang gusto. Mahihirapan yan. Hayaan mo siyang mahirapan. Yan nga ang gusto ko eh. Makita siya nahihirapan. Bakit pagalit na galit ka sa babaeng yan? Nakikita ko parang personal ng galit mo eh. Bakit? Tinatanong pa kung bakit? Dahil kasintahan niyan ang tumiklo kay Martin. Alam mo namang galit ako sa mga pulis noong araw pa. Hayop sa buhay ko yung mga yan. Tsaka nabalita ako, narito na raw siya sa Maynila. Kaya nung makita niya sugapan ang babae pakakasal niya. May dalawa, ayos ba? Ayos lang, brati. Ayos lang. O, Elbe, isa ko sa'yo yan. Yes, boss. Okay, o. Ayos ba dyan? Okay, brati. King Frank in the wood. O, Teresa. Frankie! Ang tagi lang iha. Excuse me. Frankie! Ano ba naman yung mga bata mo? Puro dati na yun. Natikman ko na lahat yan eh. Wala naman bago. Gusto niyo ba bago? Siyempre naman. Para bagong putahe. Nakakasawa na eh. Ayan nyo, sa isang linggo. May lima akong teenager na darating. Edad 16. Batang-bata. Ano? Sa isang linggo pa. Hindi ba pwede sa araw na ito? Alam mo, sa isang linggo, darating na misis ko. Hindi na ako makakapunta rito. Mr. Rosales, solve na ang problema. Meron? Meron. Teka, kakausapin lang kita. Ayoko makipag-usap sa'yo. Umalis ka na! Sandali lang, pakinggan mo muna ako. Wala akong dapat pakinggan sa'yo at ayoko ng paliwanag. Pwede ba umalis ka na? Sandali lang sabi, may paliliwanag lang ako sa'yo. Huwag ka na mag-aksay ng panahon. At kahit na anong paliwanag ang gawin mo, ay hindi na ako pwedeng maniwala sa'yo. Tapos na sa atin ang lahat. At pwede ba? Umalis ka na. At wala na rin akong pakialam sa'yo. Wala akong panahon sa'yo. Cynthia naman, patawarin mo na ako. Hindi na maulit ang nangyari. Sinusumpa ko. Bigyan mo lang ako sa pampagkakataon. Kay maulit kay hindi, wala akong pakialam. Basta ang alam ko, hindi ka lalaki. Dinihisan kita. Ginawa kitang tao. Pero ano ginanti mo sa'kin? Ito! Pugpugin mo ako. Kaya naman humihingi ako ng tawad sa'yo eh. Kaya naman hinihingi ko sa'yo ay umalis ka na rito. Hindi ka ba marunong umintindi ng Tagalog? O baka naman gusto mo ma-Englishin pa kita? Ang taray mo ah! Nakakainis ka na! Inis ka na kung gusto mong mainis! Wala akong pakialam! Umalis ka na! Lumalis ka na! Lumalis ka na! Aba ito! Sandali lang. Huwag mong ganyanin yan. Bakit? Sino ka? Ano pakialam mo rito? Kay babaeng tao, ginugulpi mo.
Ba, talaga naman ha? Siguro ikaw dumidiskarte rito. Palagay natin dumidiskarte ako. Ah, ganon ha? Kaya siguro nagmamalaki na ito, no? Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko nang makita mukha mo rito. At huwag mo nang babalikan si Cynthia. Kundi mananagot ka sa akin. Hindi na ho. Hindi na ho talaga babalik sa kanya eh. Hihingi lang naman ako ng tawad eh. Sige. Sige, umalis ka na. Oo. Alis na ho po. Sana, Cynthia, hindi na bumalik ang taong yun. Hindi na babalik yun. Kilala ko yun eh. Tuwag yun eh. Sana, ituloy mo na ang diskarte kay Cynthia para wag nang bumalik yun. Ah, Tuknoy, gabi na. Matulog na tayo. Cynthia, kung hindi itutuloy ni Sarento ang diskarte sa'yo mo, ari ko di oh. Ang gusto ko, tao, hindi kambing. Pahayin kita riyan eh. Agaw na. Ah, miss. Liga. Ah, bigyan mo kami apat na beer. Tsaka dalawang atay. Ano ang ginagawa mo dyan, Tuknoy? Kasi, o-order pa ako. Kulang pa ba sa'yo yan? Ano kasi? Gutom pa ako eh. Eh, yung atay ah. Oh, sige, inom. Kala mo yata, hindi na tayo magkikita. Ikaw nga hinahanap ko eh. Gusto mong sandwich? Hoy, nagpapalusot ka na naman. Eto isang ka, inyo na lang. Yung uso mo naman ang pasabugin ko. Teka, teka, bakit ba? Bakit? Sino ka ba? Kaibigan ko yan. Pulis yan ha. Hoy, huwag mo ko lulukuhin ha. Lahat ng pulis ng kaibigan mo. Kilala ko. Sabi ko na sa inyo, pulis yan eh. Hoy, pulis ka ba? Oh, pulis ako. Peking pulis ito. Peking ka, ano? Wag, pulis ako. Magpit, ayaw ko yung maniwala. Pulis nga yan, eh. Sarge! Bakit? Ano nangyari dito? Wala naman. Nasugod ka rito. Galing ako sa menu eh. Wala ka eh. Nandito ka raw eh. Kailangan ka ng major headquarters. Regarding the fingerprints that you brought here, nakilala na natin ang mga taong napatay sa pagsalakay sa munisipyo. At yung taong napatay sa pagdukot sa yung kasintahan. They are all members of a syndicate based in this city. So your cases are correlated. Gun running, smuggling of prohibited drugs on one hand, and white slavery and personal revenge on the other. Sir, gusto ko sana humingi ng pahintulot na maiwan muna rito. Inaasahan ko sa iyo yan, Sarento. Dahil sa matagal na namin gustong mabuwag, ang sindikatong ito, ang pananatili mo dito ay maaaring magpabago sa takbo ng mga pangyayari. Ngayon, Sarento, kilala mo na ang mga taong inahanap mo. Binabalaan kita. Ang mga taong yan may impluensya. Kaya, mag-iingat ka. Yes, sir. Kilalaan ninyong mabuti nasa litrato.
At kapag nakita ninyo, ipagbigay alam nyo kagad sa amin. O, sige. Sige. Sarento, mukhang yata ang itinatawag niyo ang buong batalyon. Kinakailangan makita natin ang nasa litrato niya. Oh, attorney! Frankie! Mabuti naman at napapasyal kayo lagi rito. Oh, mamili na kayo. May bago ko. Oh. Mabu muna kayo. Sara! Hello! Excusein mo si attorney, ha? Palagay mo kaya, Turing, eh. Hirap na siya sa paghanap. Sa akin man mangyari yun. Napakasakit, boss. Kung ganun, dapat ang wakasan ang kanyang paghihirap. Ikaw nang bahala ron. Hello? Pwede mong makuusap sa Sarento Prado? Sandali lang. Sarento, para sa inyo. Hello? Sarento? Si Pitong po ito. Oh, Pitong, bakit? Sinong kasama niyo, Sarento? Nandiyan ho ba si Sarento Clavio? Nag-iisa lang ako rito. May magandang balita ako para sa'yo. Alam ko na kung saan matatagpuan ang babaeng hinahanap mo. Saan, Pitong? Doon ka pumunta sa kanto ng Maria Clara at Santander. Doon ka maghintay sa may barbecuean doon. Darating ako sa loob ng isang oras. Sarento, patawarin niyo ko. Wala kang kasalanan, Pitong. Nagiging isang malaking tinig sa akin, Tagiliran. Hindi na tayo makakilos na gusto. At pati ang babae niya, patayin na rin. Ano? Mister! Ikaw na bahala sa kanya. Bakit pa natin papatayin? Ipamigay na lang natin siya sa kasa ni Joaquin. Tutal durug na siya. Wala pa tayong sabit. Sinabag siya, patay mo, patay mo! Sige! Kahilingan ng tagapagtanggol ng nasa sakdal, pinagpapaliban ang hukumang ito, ang usapin labang kay Martin Olera sa petsa 3 ng Marso ng taong kasalukuyan. Ang susunod na kaso!
tama itong interest na binigay mo. Pipirmahan ko na ito at dalhin mo na lang sa husgado. Atsip, pwede bang pumunta sandali sa CR? Marahil, alam mo na kung bakit kita pinatawag. Oo. Para iligpit ang isang tao. May nakapagsabi sa akin, pagdating sa harap buhay mong yan. Isa ka sa magaling. Hindi magaling, Frankie. Pwede ba kitang tawagin, Frankie? Oo. Pinakamagaling. Tungkol naman sa bayaran. Paano ang sistema natin? 10,000 ngayon. 10,000 pagkatapos ng trabaho. Kung magkataong malasin tayo, matiklo ka. Ituturo kita. Salain namin. Walang marunong kumanta. Natitiyak mo namang hindi ka papaltos? Iba ang anak buhay mo. Iba rin at sa akin. Kapag trinabaho ko isang tao, hindi ako papaltos. Rocky! Oh. Martin! Martin! Kala ko, nakalimutan mo na ako eh. Maari ba naman yun? Kahit sino sa mga taong ko, hindi ko maari pabayaan. Ikaw pa. Maraming salamat, Frankie. Ano naman ang magagawa ko para sa'yo? Tungkol doon sa mga koneksyon natin, na ikaw lamang nakakakilala, maari mo nang puntahan ngayon. Marami tayong dating. Eh, paano nga pala yung pulis na tumiklo sa akin? Kalimutan mo na yun. May plano ako para doon. Pati doon sa bata niyang pinatukod ko. Halika, may pakikita ko sa'yo. Ben, bagong dating yan. Madali ko maibibenta to, Frankie. Bigyan mo lang ng mga ilang araw. May tiwala ako sa'yo. 30 ang mahaba niyan. 20, baby. Boss! Boss! Si Esther at yung alaga niya si Marina nawawala. Ha? O ba nung nangyari yun? Ewan ko. Kung saan saan namin hinanap pero hindi namin makita eh. Yeah. Bullshit. Hanapin niyo! At huwag kayo pabalik! Hanggang hindi niyo nakikita! Ano ba yung hindi niyo? Pauna-una! Alis! Bullshit! Jimmy. Esther.
Anong ginagawa mo sa bandang pako? Tingnan mo ito. Gusto mo ba? Aba, maganda nga. Pero, baka mainit yan. Alam mo naman, baka madampot na naman ako ng mga parat yan. Ayoko na. Mabuti pa sa iba mo na isalya yan. Hindi mainit yan. Walang hahabol dyan. Tsaka, durog na yan. Pero pakikinabangan pa. Tingnan mo naman, ang ganda-ganda pa. Kung sa bagay. Magkano naman? Wala. Sa'yo na lang. Alang-alang sa mabuti natin pagsasama nung araw. Sige ha. Diyan ka na, Jimmy. Sige, Esther. Marina, sasama ka na sa kanya, ha? Siya na ang bahala sa'yo. Hoy, mga kumag, sabihin nyo kay Doming, kay Hidalgo, sa lahat. May bago rito. Sige, lahat. Aha. Ganyan, di ba kawag na babaeng nasa litrato? Alin yon? Layo naman. Sa litrato, ang ganda-ganda. Pinagbasdan ko, kawig talaga niya eh. Huwag mo na ipilit. Pinipilit mo pa eh. Sinabi nang hindi yun eh. Tsaka bakit mapunta kay Jimmy yon? Hindi ba? Hindi. Hindi na nga. Halika na, Tunying. Ikaw na lang. Sarento, ay pumasok ni Tunying eh. Bakit naman? Nung isang gabi pa po kami nagtatalo eh. Bakit? Nag-away ba kayo? Hindi ho. Kasi nga ayaw niya maniwala na yung babae nakita namin kamukha na nasa litrato. Anong litrato? Eto ho, oh. Ikaw ba ang Jimmy? Ako nga, bakit? May bago ka raw babae na dumating dito ng isang gabi. Anong babae? Ano ba ang pinagsasabi mo? Nasaan siya? Wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. Ay! No! Nasaan siya? Ato po! Siya kaya pati palabag po. Thank you.
bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Bakit mo pa ako natagpuan? Umalis ka na lang sana, Delphine. Ano pa ang ginagawa mo rito? Utang na loob, Delphine. Marina. Matagal kita hinahanap. Huwag mo ko hawakan, Delphine. Marumi ako. Napakarumi. Dapat mo kong pandirian. Hindi mo na sana ako nakita sa kalagayan kong ito. Marina, huwag mong isipin na ang nangyari sa'yo ay katapusan na ng lahat. Maraming... Hindi mo ba ako naintindihan? Isa na akong suga pa! Anong mahal na paon. Tigirito ba kayo? Bakit ho? Eh, nakita ho ba ninyo si Sorrento Prado? Andiyan ho, siguro pinuntan lang ho. Pwede ho ba pag nakita ninyo, ipagbigay alam lang ninyo sa akin? Ako na ang bahala sa inyo. Kailangan ko lang siya makita eh. Saan ko naman ho kayo pupuntahan? Eh kami ho yung mga enteng naninirahan dyan sa bahay paupaan ni Kanato. Bayan nyo, pag nakita ko, pupuntahan ko kayo. Salamat po. Sino yan? Ako, Kamentong. Ah, Sarento? Oo. Mabuti't dumating ka. Kanina ka ba hinahanap dito ko eh? Nasaan ho siya, Kamentong? Nariyan lang yan. Papanito muna ho ko, Kamentong. Oo, sige. Andiyan ho, Sarento? Andiyan na ba? Salamat ah. Sige. Nabaltaan ko ang nangyari, Delphine. Nakikiramay ako. Salamat, Cynthia.
May magagawa ba ako para makatulong? Wala, Cynthia. Babalik ka pa ba? Oo. Babalik ako. Sargento, may mga humahanap sa mga tao kani-kanina lamang. Sino ho? Yung bang mga ahenteng nangungupahang kay Kanato. Bakit daw ho? Nagailangan yata sa iyo. Pero kung hindi ako nagkakamali, yan din ang mga taong naghahanap sa iyo kaninang umaga.
Hanggang dyan ka na lang, Sereto! Mabuti naman at sinunod mo ang sinabi ko sa sulat. Ayon sa sulat mo, may impormasyon ka sa pagkamatay ng bata. Alam ko masakit ang dinaranas mo ngayon. Dahil sa nakipaglibing ka sa dalawang tao, ang babaeng pakakasala mo sana at ang isang batang naging masyadong malapit sa'yo. Pero iyalis mo na sa isip mo yan. Dahil ngayon, ako naman ang makikipaglibing sa'yo! Ibaba mo yan. Sasabihin mo sa akin kung sino umupa sa iyo para patayin ako. Kapag hindi, huwag mong isipin na bubuhayin pa kita. Napakababa naman ang tingin mo sa akin, Sereto. Kung akala mo ako'y kakanta, gawin mo na lahat. Pero kailanman ay hindi mo malalaman kung sino ang taong gusto magpapatay sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi ako kakanta. Barilin mo lang ako nang hindi ka na nag-aaksaya ng panahon. Hindi kita babarilin. Ang mga katulad mo, ang mamatay sa baril, ay karangalan. Hindi kita bibigyan ng ganyang kasiyahan. Mamamatay ka na para isang asong nasagasaan sa lansangan. Hindi mo ako kayang takutin. Mapapatay mo ako. Pero hindi mo makukuha ang gusto mo. Hindi kita tinatakot. Gusto kong isipin mo kung anong sasabihin ng mga kaibigan mo at kakilala kapag nalaman nila kung paano ka namatay. Nasagasaan at nadurog. Parang isang hayop na walang silbi. Delpin, parang may dumadating na tren, ah. May sasabihin ka? Sasabihin? Wala. Sarento! Kung sakaling makipag-intindihan ako sa'yo, huwag ka na magbaka sakali. Wala ka namang magagawa. Sabihin mo ang gusto kong malaman. Sarito, sasabihin ko na! Nakikinig ako. Si Frankie. Si Frankie ay nagutos sa akin. Frankie Sanchez. Saan ko sa matatagpuan? Siya mimiyari ng private club sa Mirasol Avenue. Totoo ba yung sinasabi mo? Magsisilungaling pa ba ako? Kalagam mo na ako palapit na tren! Kalagam mo na ako!
Sorrento! Kapalapit na! Sorrento! Sorrento! Ayoko mamatay na parehaso! Sorrento! Special Action Group, Sergeant Club is speaking, sir. Prado, kagabi ka ba yung nahanap ni Major? Nasaan ka? Narito ako sa main number 72, Mirasol Avenue. Kailangan ko ng backup. Maring dito ko matagpuan ng tao na gutos para patayin ako. Hintayin mo kami. Huwag ka susugod na nag-iisa. Nasa itaas. Ganun mo, Ken. Tawagin mo na lang. Huwag ka magkakamay. Frankie? Frankie! Sigaw ko na sigaw dyan! Kailangan ka dito sa ibaba! Ba't kinakailangan mo mababa ko? Ikaw bakit? Importante, Frankie! Importante talaga! Bakit ka ba sigaw na sigaw? Ba't di ko makiyan? Sino ka? Anong kailangan mo dito? Hindi mo ako kilala. Samantalang may inupahan ka para patayin ako. Anong pinagsasasam mo? Alam mo kung anong ginagawa mo dito? Rocky! Rocky! May nakapasok na! Sabihin mo sa mga kasamahan mo, ibabagal lang mabaril. Huwag mo akong bibigyan ng dalang para patayin kita. Dahil yan ang gustong-gusto kong gawin. Babaan niyo ang mga baril niyo! Sa ganito mga pangyayari. Pero wala akong magagawa. Bago na bago na ako dyan kay Frankie. Hindi mo ginawa mo sa mukha ko. Gusto ko rin marahan mo. Na ako nagbuwa sa tabab ay pakakasal mo sana. Puro ako sa sugatan. Tagal mo naman. Saan ako naganap eh? Nasa kusina lang pala. Inuubos na tayo ng lamok dito. Samantalang yung mga kasamahan natin nandun, kakasayahan. Hindi man lang naisip na palitan tayo dito, kahit sandali man lang. Saan sila? Sa dati rin? Hindi. May pinupuntahan sila ibang lugar. Sa Chinatown. Hindi ko nga lang alam kung anong pangalan ng lugar na yun eh. Doon sa may harap ng paradahan ng mga kalesa, kung gabi. Sa Mayumping! Doon nga. Tingnan mo laga mo. Baka magkamalay. Bigyan mo na isa. Pero alalay lang, baka matuloy yan. Kailangan ng boss na buhay yan.
meeting. Sige, dali kayo. Totoo pala na ang ahas sa lahat ng hayop ay walang sinasama kundi kapwa ahas. Kaya pala magkakasama kayo rito ngayon. Ang pinagtatakan ko lang ay kung paano niyo pa kayang punuin ang mga bitukan ninyo. Sarento, alam mo ba na ikaw ang pinakamababang ahas na nandito? Dahil sa bukod sa gumagapang ka, tinuklaw mo pati batas. Pulis ka pa naman. Sanchez, dahil siyo maraming namatay. Kaya tulad ng sinabi mo, Martin, umpisahan mo. Ngayon. Higit pa rin.